My dear brothers and sisters in Christ, noong buong bata kami, umiinom pa rin ang isang wine kami na pangalan ay Vitaly. Sa commercial po ng Vitaly, sinasabi, ang batang Vitaly ay kapansin-pansin dahil matalino, malusot, at matangkad. Pero sa totoo lang, marami po sa atin at sa mga bata, kulang sa pansin. Yun din ang tawag natin KSP. At maraming paraan ng tao at mga bata upang mapansin at makatawag ng pansin. Yung ibang bata ang mag-aaral ng mabutihan para makakuha ng mataas na grade at purihin sila ng kanilang magulang. May isang bata pag-uwi ang grade niya natin 59. Pero sabi ng nanay niya, naku, napakataliw na anak ko. You know, one day, nagbalik yung bata, may dadadala ng grade sheet, tuwa-tuwa, dahil ang grade niya, hindi na 59, kundi 95. Sabi ng kuya ko, yung daw bata, kapag gumawa ng hindi maganda, hindi nila pinapansin. Pero kung yung anak nila gumawa ng mabuti, doon nila pinapansin at pinupuri yung bata. Yung ibang bata, tumatawag ng pansin sa pagnanakaw. Kukuha ng gamit sa mga klase upang mapansin lamang ng kanilang mami dahil sila ay naiingit sa kanilang kapatid, nagpapapansin sa pagkuha ng gamit ng mga klase. Kaya ngayon nanay, tingnan niyo yung gamit ng mga anak ninyo. Baka meron sa nating mong gamit ng kaklase, the next day, isoli ninyo upang ipalang sa bata. Hindi mabuti ang kumuha ng gamit ng mga kaklase. Yung iba naman, nahulagan na din upang mahula ng atensyon ng magulang. Alam mo rin yung bata kami, gustong-gusto namin ang dinadagdag. Kasi pag dinadagdag kami, pag uwi ng nanay ko mula sa palengke, meron kami mansanas, meron kami orange, meron kami ubas, kaya ang sarap na magdag. Pero hindi namin yun. Kapag dinadagdag kami, inahapos kami ng inangko mula ulo hanggang maa. Hahaplosin kami ng inangko, ang sarap na feeling. The next day, magaling na kami sa haplos ni Ina na punong-puno ng pagmamahal. At yung mga batang bully, alam niyo sa pag-aaral ng psychologist, yung mga batang bully, kulang sa pansin. Kanina po, bago ko pumanaw sa kwarto ko, narinig ko yung pintuan sa kabilang kwarto. Dinadagdag ko, sinasara ng malakas, boom, boom, boom. Ano kaya nangyari sa pintuan ito? Sabi ko, ba't kumababog na kumababog? Paglabas ko, nagkita ko si Batang Andrew, umiiyak, nagsusumbong sa akin. Andrew, bakit mo kinakalabog yung pintuan? Kasi po, inaway ko lang natin, inarasak ako. Kaya nang dinalabog yung pintuan, nagpapapansin sa akin, naghahanap siya ng kabampi. So, my dear brothers and sisters, sa panahon ito, sikat ng Panginoon, kapansin-pansin siya. Marami ang sumusunod sa kanya, marami ang naniniwala sa kanya. Kaya naisip yun yung mga Pariseo, naisip yun ang Sanhedrin, naisip yun ang mga Jewish authorities, dahil kapansin-pansin na ang Panginoon. Marami rin siyang follower, marami rin naniniwala sa kanya, sa kanyang mga ginawa. Dahil sa kanyang pangangaral, iba siya. Pinangaral niya ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos, pagmamahal sa kapwa. Marami siyang ginawa ng mga himala, iba siya. Pinagaling niya ang mga masakit, kakaiba ang Panginoon. Pinakaya ng maraming tao, iba siya.
Seperti mana pun sama kini hari, kakaitanlah kaya dinatahin mamapan yang kipangsara kaya harus yang kami hari kasi nabusok sila. Pinakain ang maraming tao, pinagayan niya ang maraming demonyo, pinagayas ang maraming mga demonyo, ibas niya. Pati mga masasamang espiritu, takot at suko sa Panginoon, labunan kayo ng mga demonyo kayo. Sila'y pinayas ng Panginoon. Nagpatawad ng mga kasalanan, ibas niya, mapagpatawad. Tinanggap niya ang mga kasalanan ng tao. Nakilagino siya sa mga tax collectors, sa mga prostitutes, sa mga lepers. Iba siya. May puso. May pagmamahal sa kapwa. At binago niya ang pananaw ng tao. Iba ang Panginoon. Kapansin-pansin. Dahil kaibas siya, kapansin-pansin siya, napansin siya ng mga otoridad at nang dahil dito ipinako siya sa krus. Siya na may dalang ng langit at lupa ay binitin sa gitna ng lupa at langit. Pero alam ninyo, nung pinako si krus, si Jesus sa krus, lalo siyang napansin ng mga tao. Napansin siya ng buong mundo, tumingala sa kanya. Yung taong sinuklanan ang kanyang puso at itinago sa krus. Hanggang ngayon, tinitingala natin ang Panginoon Diyos. Hanggang ngayon, napapansin natin siya, nakabayubay sa krus sa ating mga simbahan. Bakit? Sa krus, tumingala ang lahat ng tao sa mundo. Dahil sa krus, ipinadama sa atin ang Panginoon ang kanyang pagmamahal. Siya nagsabi, greater love has no man than this, that a man should lay down his life for his friends. Tinitingnan natin sa krus, bakit? Kasi sa krus, ipinakita sa ating Jesus ang kahulugan ng buhay. To give it, to share it, to offer it for others. Sa kapampangan, bien. Bien means buhay. Bien means also ibigay. At ang kahulugan ng buhay, ibigay mo at iyalin mo ito para sa iba. Kaya nga tinitingnan natin si Jesus na nakapagod sa krus dahil nakikita natin sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At nakikita natin sa kanya ang tunay na kahulugan ng ating buhay. My dear brothers and sisters, tayo ang pag-ibig. Marami po sa atin ang gustong magpasika at napansin. Sa lahat ng gusto magpasikat at magpapansin, magpasikat tayo sana sa paggawa ng kabutihan, hindi sa paninihan ng kapwa. Sana sikat tayo sa kabutihan, hindi sikat ka. Dahil ka ang number one, chismosa at naninira sa inyong lugar. Member ka ba ng TV? Kapisanan ng mga broadcaster sa paligid-ligid at ikaw ang rina. Sana ikaw ang rina ng mga tao ang mukhang bibig ay papuri, pasalamat at ang kabutihan ng kapwa. Magpapansin ka sa tamang paraan. Ngayon nasa hospitality tayo lahat. Sana yung mga kabataan ang bawat isa. Mga kabataan, magpapansin kayo sa inyong mga magulang. Dahil madalas na nakapansin nila sa inyo ang katigasan ng inyong ulo, ang katamaran ninyo. Sana na yung house quarantine. Kung dati tamad ka at di ka mautusan, ngayon, maglinis ka ng bahay. Ayusin mo ang kwarto mo. Dahil malinig ang mapapasok dito ang gulo ng kwarto mo. Baka maliwa ang nanay mo pagpasok ng kwarto mo. Yun ay pagpapansin, ha? Magtatakang nanay mo. Biglang nangyayari mas lipat yung anak mo. Dati hindi nangyayalis ang kwarto. Dati hindi mautusan. Baka ngayon, kahit hindi mautusan, nagbo-volunteer na. Tayo ang pansin.
Kung dati hindi ka naliligo, may maligo ka at mag-resist ka. Baka sa kanyang nanay, hindi mahalat, naligo ka. Dati ayaw mo maligo, magpapagpapit. Kung dati puro ka cellphone at computer, ngayon naman kausapin mo, pamilya mo, hindi mo makakit, computer na computer, cellphone na cellphone, marami mo ang mga kasama mo sa lamesa. Because mealtime is time to share your stories. It's time to laugh on jokes. Yun ang mealtime, hindi. Mealtime is not cellphone time. Mealtime is sharing your stories time. Is storytelling time. O kaya kayong mga matatanda, kapag nagkukwento ng mga bata, nagtatawanan, huwag silang bawala. Yung ibang matanda, KJ, stop na kayo! Alam kami ang inyong mama. Alam ang sasabi ng mama. Hindi po tayo kayo. Tinuturo lang yung pili ng mga anak nyo eh. Dapat sa wakas na kayo na, tama na. Conversation, biruan, masaya oras ng pagkain. Kaya sana'y mga mabayaan. Sa oras na napunan, it's family time, not cellphone time. Kung noon, kung dati hindi ka mautusan, napakatangal mo. Ngayon, sana kahit hindi ka mautusan. Gumawa ka, tumulong ka sa gawa ng bahay. Siguro magtataka ang nanay mo, mapapansin ka. O bigay ka ng isip ang hinarako. O kinigas ang manuspigan. Ang pangsama paglutong nasi. Kanita doon, wala niyong pakialam. Kung dati, napakailangan mo, ikaw na ang tama, sana ngayon, tanggapin mo ang mali mo at matutang rumispeto at makinig sa opinion ng iba. Kung noon, lagi may tanggulo, ngayon naman, cheer, sabi nga nila, be cool and be kind sa mga taong nasigawan mo at napagalitan mo ng todo. Kasi kung minsan mo yung ako magalit, napakalupit. Magpakita ka naman ng kagandahan ng loob, ng kabaitan, sa mga taong sinigawan mo at pinanglupitan, show them acts of kindness during this whole quarantine. Siguro may tindahan ng mga anak mo at ang asawa mo. Pero siguro yung mga anak mo, di na may daddy, milagro, o may kibagang kaya. Ngayon mo ang quarantine, sana ka niyo ang quarantine para talagang mabay si daddy at hindi na niligaw. Joke ko rin. Kung ano ang mabigat ang loob mo sa magulang mo, o kaya na sa mga kapatid mo, sa mga bayo mo, sa mga indo mo, ayun, gumawa ka na ba para mapalapit ka sa kanila. Pag tinigaw mo ng kape, yung dinan mo na nakikipag-tigisan sa iyo, hindi mo nagdaw galing ng dinan. Pagkita mo ng kagandahan doon yung manukang mo, pahingin ka lang yung nakakaway. Eh, baka mo kung di manukang mo, patulad ka. Huwag mamasana. Respect the elders. Pero yung mga elders na sana, pakisamahan at mabuti ang inyong mga manugang dahil anak din ninyo sila. Kayo mga manugang, irespeto ang inyong dina dahil sila rin ay magulang ninyo dahil magulang sila ng asawa mo. My dear brothers and sisters, sa panahon ito po ang coronavirus, lockdown at home quarantine, ang dami pa lang may tuturo at naisipalala sa atin ang Panginoon. Pansinin natin ang maraming bagay na madalas hindi natin napapansin. Sa panahon ng coronavirus, let us be positive at pansinin ang anumang mabuti na tara at dulot ng coronavirus. Sa panahon ng coronavirus, ano ba ang pinapaalala sa atin ng Panginoon? Ano ba ang dapat nating mapansin? It's reminding us that we are all equal
regardless of our culture, religion, occupation, financial situation, or how famous we are. This disease treats us all equally. Perhaps we should too. Pantay-pantay tayo. Sa panahon ng coronavirus, walang mayaman, walang mahirap, walang malakas na bansa, walang third world country, walang may itas na parang pag-aralan, lahat tayo pantay-pantay sa laban ng COVID-19. Pinapalala sa atin ang COVID that we are connected and something that the first one person has an effect on one another. Damay tayo na, kaya magdamayan tayo. Sanit versa sa panahon ng COVID crisis at iniingin ang ating sitwasyon at panahon ang operation ng bawat isa. Magdamayan tayo, magtulungan tayo. Pinapalala sa atin at pinapapansin sa atin ng sitwasyon ngayon kung gaano kahalaga ang ating kalusugan na kung minsan pinababayaan natin. Health is wealth. And if we do not look after it, we will spend lots of money in hospitals and medicine. Isipin ang kapahalan at ang kalusugan. Pinapahalaga sa atin na maikli ang buhay. That is too short for petty quarrel. At marami pang mahalagang bagay ang dapat gawin. Ang tulungan at magmahalan sa isa't isa. Yung mga matatanda, yung mga may sakit, it is reminding us to do good and be good to one another. Life is too short for hurting one another and quarreling sa mga bagay na walang kwenta. It is reminding us of how materialistic we have become. Remember, it's the essentials that we need. Food, water, and love. Upang mabuhay. Kumisang masyadong tayo marunong opposed to the luxuries that we did value to. And oftentimes, we want so much. But in reality, we need only so little. Sabi nga nila, buy what you need, not what you want. Marami tayong want. Gusto ko nun, bil mo ko niya. Hindi naman natin kailangan. Let us live within our means. Ngayon ang budgeting, talagang tight. Hindi ka pwede pumasok sa mga bagay na mga luho lamang. Kailangan we go to the basics ng ating buhay. My dear brothers and sisters, it's reminding us about how important our family and home life and how much we have neglected this. It is forcing us back into our houses so that we can rebuild them into our home and to strengthen our family ties. Ang ganda nun. Parang providential na sa panahon ng COVID virus, magkaisa pa niya ang pamilya, let us turn our house into loving homes and strengthen family ties. It is reminding us that our true work is not our job. Our true work is to look after each other, to protect one another, and to be of benefit to one another. Isang paalala sa atin sa panahon ng COVID virus, isang tabi ang ating mga sarili. That no matter how great we think we are or how great others think we are, a virus can bring our world to a standstill. Lahat tayo nasa bahay. Yung mga sikat, wala na nanonood. Pati showtime, sinarana na. Sa bahay na lang, rin-rin na lang. Sikat ang mga tao. Pero sa panahon ng kasikatan, sa panahon ng virus, lahat tayo, we the world to share, to give, to help, to support each other. Or we can choose to be selfish
to work, to look after only our self-centered and vested interests. Alam niyo, sa panahon ng kahirapan, dudumit ka ang tunay na kulay ng isang tao. Sana sa panahon ito, lumitaw ang ating kulay bilang isang mabubuting Kristiyano. Ang panahon ng COVID ay isang panahon upang paalalahanan tayo that God is the source of our life and He is in control. And in time of COVID crisis, we pray, Eternal Father, You made the whole world stop spinning for a while. You silence the noise that we all have created. You made us bend our knees again and ask for a miracle. You close your churches so we will realize how dark our world without You in it. We miss You, Lord, being one with You in the Eucharist. Sana pagtapos na ang krisis ng COVID virus, makapagsimba kami muli. Mayarap ka, marinig ko yung mga salita sa loob ng simbahan at tanggapin ka sa aming mga puso. Absence makes the heart grow matter. Sa panahon ng krisis na ito, lalo natin nararamdaman ang halaga ng banal na misa. Napakalaga nito that we can say, hindi kompleto ang ating buhay kapag wala si Lord. Sana dumating na ang araw na sama-sama tayo sa banal na misa.